Napakabilis! Nasa dulo na tayo ng unang markahan. 7 modules ang matagumpay mong natapos. Ang galing, hindi ba? Yung inakala nating hindi natin kaya, ay kaya naman at kakayanin pa. Napatunayan natin na tunay na maganda ang kalalabasan kapag nagkapit kamay talaga ang tahanan, komunidad at paaralan. Basta lagi mo lamang tatandaan ha, hindi ka nag-iisa sa laban. Hindi rin ito pagalingan at lalong hindi pabilisan. Sumabay sa mga gawain pero matuto ka sa paraan at panahong kaya mo. At syempre pa, walang iwanan. Kaya naman, isang sulyap pa sa ating mga naging tampok na aralin sa unang markahan sa Filipino 10. Mula sa Roma, nakilala natin ang mga Diyos at Diyosa na pinaghugutan ng inspirasyon ng iba't ibang manunulat ng panitikan sa buong daigdig. Nalaman din natin kung gaano kahalaga ang tiwala sa pag-iibigan ng bawat isa at ang kaugnayan ng kaisipang nakapaloob sa mababasang mito sa iyong sarili, pamilya, pamayanan, lipunan at daigdig. Tinalakay rin dito kung paano magagamit ng angkop ang focus ng pandiwa. Mula sa Syria, ay ginabayan naman tayo ng mga mensaheng matututuhan sa akdang pampanitikang umaakay sa tao sa tuwid na landas ng buhay. Ang parabola. Bahagi rin ng aralin ng pagtalakay sa mga piling pang-ugnay sa pagsasalaysay, pagsisimula, pagdadaloy ng pangyayari at pagwawakas na makatutulong upang maunawaan mo ang mensaheng nakapaloob dito. Mula sa Greece, naipamalas mo ang iyong pag-unawa at pagpapahalaga sa sanaysay. Bahagi rin ng aralin ng pagtalakay sa mga pahayag sa pagbibigay ng pananaw na makatutulong para sa mas malalim na pag-unawa sa paksang nais ipabatid ng babasahing sanaysay. Mula sa unang sibilisasyon ng Mesopotamia, pinatunayan na ang tauhan sa epiko ay may pangbihirang kapangyarihan. Hinubog din ang iyong kasanayan sa paggamit ng mga hudyat sa pagsusunod-sunod ng mga pangyayari. Mula sa France, nasalamin sa mga maikling kwento ang mga tauhan at ang pag-uugali ng mga tao sa bansang pinanggalingan nito. Hinubog din ang iyong kasanayan sa paggamit ng mga panghalip bilang panuring sa tauhan upang ikaw ay makapagsalaysay na nabuong sariling wakas ng kwento. Muli, mula sa France, ay ang pagpapahalaga sa dignidad at paniniwala ng mga tao na nakapaloob sa mga nobela. Bahagi rin ng aralin ng pagtalakay sa mga salitang naglalarawan na makatutulong para mas malalim ang pag-unawa sa paksang nais ipahatid ng babasahing nobela. Hindi rin ako makapaniwalang tapos na ang ating talakayan. Nag-enjoy rin kasi talaga ako sa ating talakayan. Sa mga nakaraang aralin ay natunghayan natin ang iba't ibang panitikan mula sa mga bansang Mediterranean. Bawat panitikang ating natalakay ay nagtataglay ng mga gintong kaisipan na nakapag-ambag sa pagyaman ng ating isipan, nagpaunlad sa ating pagkatao at gumagabay sa ating pamumuhay. Mula sa naturang mga panitikan ay ating nakilala ang iba't ibang kultura na nakaimpluwensya sa panitikan, pamumuhay, kaugalian, at paniniwala
hindi lamang ng ating bansa, kundi maging ng buong mundo. Ngunit, grade 10, ang pinakamahalaga ay mapahahalagahan mo ang bawat akdang binasa, magagamit mo sa araw-araw ang mga natutuhan sa balarila, at syempre pa, maisa sa buhay ang mga aral na binigyang diin sa bawat akdang pampanitikan. At bilang pagtatapos sa mga aralin sa unang markahan, itodo na natin ang ating talakayan sa panunuring pampanitikan at symposium. Alam mo bang panunuring pampanitikan ang tawag sa isang malalim na paghihimay sa mga akdang pampanitikan sa pamamagitan ng paglalapat ng iba't ibang dulog ng kritisismo para sa mabisang pag-unawa sa malikhaing katha ng manunulat? Isa itong pag-aaral, pagtalakay, pagsusuri, at pagpapaliwanag ng panitikan. Ito rin ay isang uri ng pagtatalakay na nagbibigay buhay at diwa sa isang likhang sining. May iba't ibang paraan kung paano masusuri ang isang akda. Ito ay ang suring basa, suring pampelikula, at suring pantelebisyon. At sa pagkakataong ito nga grade 10, ay pagtutuunan natin ng pansin ang paggawa ng suring basa. Ano nga ba ang suring basa? Ito ay isang pagsusuri o review ng binasang teksto o akda. Ito ay maikling panunuring pampanitikang naglalahad ng sariling kuro-kuro o palagay tungkol sa akda. Layunin itong mailahad ang mga kaisipang matatagpuan sa isang akda at ang kahalagahan nito. Hindi ka basta-basta makagagawa ng suring basa, ha? Kaya naman, pakinggan mo ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng suring basa. Una, ang pagsusuri sa akda ay dapat may uri at katangian ng katalinuhan, seryoso at marumdob na damdamin at ng tapat na mithi sa kalayaan. Kasi naman grade 10, hindi ito isang birong gawain. Ikalawa, alamin kung anong uri ng akdang pampanitikan ang sinusuri. Dapat alam mo kung pelikula, akdang pampanitikan, dula, o palabas sa telebisyon. Dahil bawat isa ay may mga elementong na kung minsan ay kailangang bigyang diin. Ikatlo, sa pagsusuri ng anumang akda, kailangang mahusay ang organisasyon o balangkas. Bahagi ito sa disiplina ng pagsusuri. Mas mainam kasi grade 10 na maayos ang daloy at organisado ang mga kaisipan. Ika-apat, bago isulat ang suring basa ng isang akda, gumawa muna ng synopsis o maikling lagom. Wala namang mawawala kung ikaw ay gagawa ng synopsis. Mas makikita mo kasi kung alin yung wala o meron at sa paano pa lalago kumbaga yung iyong pagsusuri. Ikalima, sa pagsusuri ng akda, dapat maging magandang paksa. May kalinisan ng wika at organisado ang paglalahad. Ika-anim, ipahayag ang kaisipan sa malinaw at tiyak na paraan. Ika-pito, ang susuriing akda ay kailangang napapanahon. May matibay na kaisahan, makapangyarihan ang paggamit ng wika, at may malalim na kaalaman sa teoryang pampanitikan. Ikawalo, gumamit ng mga pananalitang matapat. Ikasyam, pahalagahan din ang paraan o estilo ng pagkakasulat.
At panghuli, ang susuriing akda ay kailangang nagpapamalas ng masinop na pag-uugnay ng mga sangkap ng pagsulat. Narito naman ang format o balangkas na gagamitin sa pagsulat ng suring basa. Una ay ang panimula na binubuo ng pamagat, may akda, uri ng panitikan, bansang pinagmulan, layunin ng akda. Grade 10, sa panimula ay ihahayag kung anong anyo ng panitikan ang akdang susuriin at saang bansa ito nanggaling o isinulat. Kikilalanin din kung sino ang sumulat ng akda at kung ano ang mga bagay na maaring nag-udyok sa kanya upang likhain ang akda. Susuriin din ang kahalagahan ng akda, ang layunin sa pagkakasulat nito. Layon ba nitong manghikayat, magpakilos, manuligsa, magprotesta, at iba pang maaring dahilan ng pagkakasulat nito. Ikalawang bahagi ay ang pagsusuring pangnilalaman. Kabilang dito ang tema o paksa ng akda, mga tauhan sa akda, tagpuan, panahon, balangkas ng mga pangyayari, at kulturang masasalamin sa akda. Dito naman grade 10 sa bahaging ito, sinusuri ang tema o paksa ng akdang pampanitikan. Ito ba ay makabuluhan, napapanahon, at makatotohanan? Susuriin din ang mga tauhan o karakter sa akda kung sila ba'y anyo ng mga taong likha ng lipunang kanilang ginagalawan, nagsasalita at kumikilos ayon sa panahong kanilang kinagisnan, o mga tauhang lumilikha, nagwawasak, nabubuhay, o namamatay. Kasama rin sa binibigyang pansin sa panunuring pampanitikan ang kapaligiran at ang panahong saklaw ng akda na siyang sanhi ng kalagayan o katayuan ng tauhan. Mahalaga ring suriin ang balangkas ng mga pangyayari. Ito ba'y gasgas na o lumang mga pangyayari? O kaya'y isang kakaibang pangyayari ang inalalahan? May bagong bihis ba ito? Bagong anyo? Bagong anggulo? At bagong pananaw? Magkakaugnay ba ang mga pangyayari mula sa simula hanggang sa wakas? O may kalabuan ng paglalahad? Ano ang mensaheng hatid ng akda? May natutuhan ka ba sa nilalaman nito? Hindi rin dapat kaligtaan grade 10 na sa bahaging ito ang pagsusuri sa kulturang masasalamin sa akda. May nakikita ka bang uri ng pamumuhay, paniniwala, kaugalian o kulturang nangingibabaw sa akda? Naka-impluwensya ba ito sa ibang tao o bansa? Ang kasunod na bahagi ay ang pagsusuring pangkaisipan na binubuo ng mga kaisipan, ideyang taglay ng akda, estilo ng pagkakasulat ng akda, kabilang ang bisa sa isip, bisa sa damdamin. Sa bahaging ito ay pagtutuunan ng pansin ang kaisipan o ideyang taglay ng akda. Mahalagang masuri kasi grade 10 sa akda ang mga kaisipang ginamit na batayan sa paglalahad ng mga pangyayari. Tukuyin ang mga kaisipang ito at suriin kung ito ba ay umiiral, tinatanggap, at pinatutunayan ng mga tiyak na sitwasyon o karanasan sa akda. Ang katotohanan nito ba ay universal, likas sa tao at lipunan? Mga batas ng kalikasan, sistema o paniniwalang kumukontrol sa buhay. Susuriin din ang estilo ng pagkakasulat ng akda. Epektibo ba
ang paraan ng paggamit ng mga salita. Ang pagkakabuo ba ng akda ay angkop sa antas ng pangunawa ng mga mambabasa? Mabisa ba ang estilong ginamit at masining bang pagkakagawa ng akda? Magugustuhan ba ito ng mga mambabasa? At syempre, ang buod. Pakatandaan na banggitin lamang ang mahalagang detalye at hindi na kailangang ibuod ng mahaba ang istorya ng akda. At ang iyong noo ay sobrang kumunot tuloy. Huwag kang malito o matakot. Kayang-kaya ito. Kumbaga, sisiw lang ito. Sige, patutunayan ko. Tara, magsanay tayo. Ang susunod na gawain ay watak-watak na bahagi ng isang suring basa. Isaayos ang mga ito ayon sa tamang pagkakasunod-sunod, alinsunod sa napag-aralang format ng suring basa. Mula dyan sa inyong bahay, sasabihin mo lamang ang bilang isa kung ang bahaging binasa ay para sa panimula. Bilang dalawa kung pagsusuring pang nilalaman. Bilang tatlo kung pagsusuring pang kaisipan. At bilang apat kung buod. Handa na? Kung ganon, tara na aking mga pambihirang bagets. Ang mga pangungusap ay... Ang mga pangyayari sa kwento ay nagpapakita ng katotohanan na ang labis na pagpapalayaw sa sarili ay nagdudulot ng kapahamakan, katulad ng sinapit ng pangunahing tauhan na si Mathilde. Si Mathilde ay nagnanais na maging kahali-halina, kaibig-ibig, maging tumpulan ng papuri, at pangimbuluhan ng ibang babae. Isang gabi ay natupad lahat ng kanyang pinapangarap dahil sa isang diamanteng kwintas na ipinahiram sa kanya ng mayamang kaibigang si Madame Forestier. Ngunit ang kwintas na ito rin ang naging mitsa ng 10 taong bangungot sa buhay nilang mag-asawa. Ang akdang Ang Kwintas ay kwentong isinulat ni Guy de Maupassant na naglalayong ipakita ang larawan ng isang may bahay na labis na nagpapahalaga sa kanyang kagandahan at katanyagan. Masasabing masining ang pagkakagawa ng may akda sa kwento, ang pagkakasalaysay ay nilakipan ng maraming paglalarawan upang ipakita ang sistema ng pamumuhay ng mga tao sa bansang France kung saan nanggaling ang kwento. Pinakamaganda at mabisang estilo ang ginamit ng may akda sa pagwawakas ng kwento. Inilalarawan niya sa kilos at pananalita ang pagmamalaki ng pangunahing tauhang si Mathilde na napagtagumpayan ang napakalaking pagsubok na dulot ng pagkawala ng kwintas. Ngunit, ang nakatutuwa para sa mga tagabasa ay ang pagbubunyag ni Madame Forestier na ang kwintas na iyon ay isang huwad lamang, gawa sa puwet ng baso. Oops! Tapos na ang 30 segundo. Kumusta? Ganito rin ba ang iyong sagot? Bilang dalawa, pagsusuring pang nilalaman.
bilang apat. Buod. Bilang isa. Panimula. Bilang dalawa. Pagsusuring pangnilalaman. Bilang tatlo, pagsusuring pangkaisipan. Ngayon, nabatid mo na ang ilan sa mga dapat tandaan sa isang suring basa. Ngayon naman ay tutungo tayo sa kahulugan ng symposium. Ito ay isang okasyon, pagpupulong, o panayam kung saan nagtitipon-tipon ang mga kalahok para talakayin ng isang partikular na paksa. Ito ay maihahalin tulad sa komperensya, ngunit mas maliit ang sakop ng symposium. Sa isang symposium, karaniwan nang may isa o ilang taong gumaganap bilang pangunahing tagapagsalita. Siya o ilang piling eksperto ang tumatalakay sa paksa o usaping nakapaloob sa symposium. Pakikinggan naman sila ng mga kalahok, bisita, kapwa eksperto sa paksa o taga-subaybay sa nagaganap na symposium. Ito rin ay may isang moderator na tagapaglahad ng paksa at layunin ng talakayan o tagapagpakilala ng mga tagapagsalita o tagapatnubay sa kaayusan at daloy ng talakayan. Tagapagpalinaw sa mga tanong at detalye, tagapagbigay ng buod ng talakayan. Isa-isang tatalakayin ng mga tagapagsalita ang paksang ibinigay sa kanila ayon sa itinakdang oras at haba ng pagsasalita. Kapag nakapagsalita na ang lahat ng bumubuo sa pangkat, susundan ng lahatang diskusyon o open forum, kung saan maaring magtanong ang mga tagapakinig. Mahusay na pakikinig, grade 10! Dagdagan pa natin! Sa pagkakataong ito, narito naman ang mga dapat tandaan sa pagsasagawa ng symposium. Una, gawing formal ang symposium. Ikalawa, kilalanin ng paksa at iba pang kalahok sa symposium. Ikatlo, maging pamilyar sa mga terminolohiya o jargons. Ikaapat, aktibong lumahok sa diskusyon. Ikalima, maging malalim at kritikal sa pagsusuri ng tinatalakay. Magaling, grade 10! Ang husay mo! Binabati kita sa sipag mong pagsama sa paglalakbay natin sa mga bansang Mediterranean. Batid kong marami ka ng natutuhan sa mga aralin. Natuklasan mo ang kanilang natatanging panitikan, maging ang wika at gramatika. Ngayon, papasok na tayo sa susunod na yugto tungo sa mga panitikan ng mga bansang kanluranin o panitikang Anglo-American sa susunod na markahan. At iyan ang tampok nating aralin sa unang markahan para sa Filipino 10. Huwag kang bibitaw, ha? Kung nais mong mapanood ang mga episodes, maaari mo ring bisitahin ang YouTube channel ng DepEd TV. Kayang-kaya, di ba? Huwag mabahala sapagkat sama-sama tayong matututo at uunawa. Makinig, magmasid at makiisa sa ating mga aralin dito sa DepEd TV. Dahil ang pagkatuto, hindi lamang sa isip, dapat tagos hanggang puso. Tandaan, sa panitikang Filipino, abot kamay mo ang mundo.